binili natin itong mga pangarap po. May mga damages lang siya, pero i-repair natin yan. Tayo mag-assemble. Tayo magsiset up ng ano niya. So, wala siyang string. Ay, may putol ni string, pero papalitin na rin to. Pakinisin natin itong mga ano niya, frets niya. Yeah, kung bahala dito. Ayusin, i-set up natin tong gitara na to. A little longer than a few minutes later. Good morning mga kapangarap. So, nandito naman tayo sa St. John Music. So, may binili tayong second hand na gitara. Hindi siya set up. So, meaning may kulang siyang strings. Yun, acoustic guitar siya, no? So, yun, dahil meron tayong electric guitar, so hindi naman pwede kapag may jump-jump tayo. Okay lang din naman yung electric, pero syempre iba pa rin pag may acoustic ka. Yung tipong napabiglaan lang na, ano, diba, na jump. Tamang ano lang, kwentuhan, ganyan. So at least meron tayong acoustic. So isi-set up natin yung second hand na gitara na yun. So bibilang ko siya ng string, aayusin natin siya. So, kasi ang mga cost ng gitara dito na acoustic, umaabot ng 200, 300, 500 pataas. So medyo may kamahalan talaga. So ang ginawa ko, dahil hindi ko naman siya yung pang ano talaga, pang banda talaga siya. Parang ano siya eh, pang tropa, gitara, ganun eh. Parang ano, kahit saan mo dalhin, ganun pwede, di ba? So pumili ako. Ang cost niya, around 60, 70, 80 pala, $80 ang pili ko. So, mura na yon sa gitara dito. Yun na yung pinakamurang nakita ko, lahat talaga 200 pataas. So, dahil may konting kailangan siyang ayusin, so, ganun na lang gagawin ko, di ba? So, bibili ako ng bagong gitara. Ay, bagong gitara, bagong strings para ma-set up natin siya na maganda. So, samahan nyo ako dito kay St. John Music, bibili ako ng strings, no? Tingnan na rin natin kung ano meron sa loob. Last time kay McQuaid tayo, di ba? So, tinaray ko dito para maiba naman, no? So, ayun, abangan niya mga pangarap ko. Baba. So, ayan, St. John's Music. So, we'll see. Tingnan natin, no? A little longer than a few minutes later. So, ayun mga kapangarap, no? So, ang binili natin, strap. Cost na ito is 9. O, oh, 10. Sabi mo ng 10. O, oh, dami pumupunta din sa loob. O, oh, pumupunta sila sa loob, o, diba? Pero, yan nga, hindi siya, ang ano, St. John Music, compared doon sa pinuntahan natin last time, mas maliit siya. So, malaki yung McQuaid. Pero same thing din yung mga kikita natin sa loob, mga gitara, anything. Keyboard, piano, drums. So, yun lang naman. So, di na ako masyado nag-take ng video. So, bumili lang ako ng dalawang sets ng acoustic strings, no? Kasi, yun nga, di ba, isa-set up natin yung gitarang binili natin na second hand. So, ayun. Tapos, bumili rin ako ng strap. Para meron, hindi siya nakakangawit. So siguro maghahanap na lang ako ng case niya soon para ma-secure natin yung gitara. Ngayon ipapakita ko siya kung paano natin siya i-set up. Actually nalagyan ko lang naman siya ng string, dilinisin natin yung gitara since sa second hand lang siya. Sabi ko nga yung gitara na yan, naswertihan na rin natin. Though meron siya mga konting dents, pero hindi naman siya makaka-apekto doon sa ano eh, sa tunog ng gitara. So makikita ko naman yung layo nun eh, yung layo ng strings dun sa fret niya. So pag nakita ko na kasi yun, makikita ko na maayos yung lahat. So walang problema sa akin kahit may mga konting dents, kasi rock and roll tayo. Ang mga rock and roll lang problema sa mga dents niyan. Mas gusto pa nga nila yan kasi rock and roll niya eh. Natural sa mga rakista na talagang nagkakaroon ng dents ang gitara kasi magmalilikot ang mga rakista. Anyways, but yeah, again, wala naman tayong masyadong problema sa mga dents. So ang concern ko talaga yung tunog ng gitara. So nung nakita kong ayos naman yung fret, yung layo ng fret dun sa strings, then nakita ko naman na hindi naman siya kinakalawang, then yung lalagyan na ng strings yun. So walang problema. So sa tingin ko, naswertihan na natin yung $80 na ano rito.
na gitara na acoustic, dahil wala ka talagang makikitang gitara dito na less than na 200. Talagang 200, 300, 400, 900, 1,000 pataas na. So ayun. So ito, dahil jam-jam lang naman, pang jam lang, pang tropa, pang personal, pang rest time, ganyan. So pumili lang ako ng ito. Again, siguro costo nito umabot din ng mga 30 kasama yung ano, kasama to. Oh, umabot din ng 30 kasama tax and everything. So kompleto na to, set na. So technically, yung gitara natin nagko-cost lang siya ng 100. So pwede na natin siyang gamitin. So pinakamura na yun, malaking bagay na yun, 100 na acoustic guitar compared sa bibili ka na second na ng 200, 300, 400. Wala, hindi siya masyadong ano. So maganda na rin na nagtitipid tayo total. Ang kailangan lang naman natin is to alam mo na, karoon ng mapaglilibangan, no? So ayun. So ayun, rock and roll mga pangarap. Papakita ko sa inyo paano natin si set up yung gitara na yan. Tas ang ganda pa ng ano, tatak, Jasmine, 'di ba? Jasmine. Okay, so till next time mga pangarap, pakita ko na sa inyo kung anong mangyari sa gibinin natin sa ganda ng gitara. Paparinig ko na sa inyo tunog na after natin mga set up. Okay? Bye-bye mga pangarap. See you pamaya. Bye-bye. A little longer than a few minutes later. So ayun mga pangarap, so ito na. Ito na yung tara. So i-repair natin to, di ba? So ang gagawin natin, pakita ko sa inyo. Ayan, pupunasan lang natin yan. Mga yan, tatanggalin natin yung strings. Ipapalit natin tong binili natin na 8020 bronze. Ayan, ang cost niyan. So ang ano niya, 11.11. So malambot na yan. So tingnan natin kung ano magiging tunog nito. So tanggalin natin to isa-isa, no? Baka yan maging kakalabasan na itong gitara na to. Isi-set up natin siya ngayon. So ito na mga pangarap, natanggal natin, di ba? So wala na siyang strings. Ikakabit na natin yung bagong strings. Pero pupunasan muna natin siya para makinis. Lagyatin ng oil para kumikintab-kintab.
Pakapangarap po. O, diba? Kakabit na natin yung strings. Yun, diba? Yeah. So, ayun, mga kapangarap. Bali, naano na natin to, na-set up na natin. So, tingnan nyo siya. Okay na siya. Pwede natin siyang patugtugin ng patugtugin. Diba? Mga pangarap, okay na. Oh, meron na tayong gitara na all set up and pwede na tong pangtropa. Ano na? Na pwede nating gamitin at dalhin kung saan-saan. Oh, 'di ba? Binili ko pa to ng strap para siyempre madali siyang mabuhat, 'di ba? So ayun mga pangarap, pinakita ko na siya sa inyo. So ito na. Ayos na siya. May plano pa ako dito, pero next time po na ipapakita sa inyo. Sa ngayon, nagagamit ko na siya. O, diba? O, di nakatipid tayo. Murang-mura natin ito nabili. Gaya ng sinabi ko, mahal talaga mga acoustic dito. Pero ito, natsambahan natin ito. Sinetap lang natin ng konti. Pero, all set. Pwede. Maganda pa ito, no? Alright. So, till next time, mga pangarap, no? Bye-bye.